mawawalay tayo, unti-unting mababawasan ang sakit. Baka pwede tayo maging mas mabuting magulang sa mga anak natin. Patuwarin mo ako. Parin, bigyan mo pa ako ng pagkakatawa, parin. Parin, patuwarin mo ako, parin. Parin, patuwarin mo ako, parin. Tinala yan dito sa bahay. Dapat iniwan mo na lang yan sa school, eh. Salamat, sikip, Nay. Sikip-sikip tuloy kanina sa school, boss. Gusto ko lang kasi makita ni Nanay na tinahi ko to, eh. Siguradong matutuwa yun sa nagawa ko. Oh, magaling rin pala ako manay tulad ni Nanay, eh. Ram, kapag nangyari yung play na yun, dapat nandun kayo ni Nanay at Tatay, ah. Sinabi ko na kasi kay teacher kanina na darating kayo. Ha? Eh, hindi ka naman bida dun, eh. Tagagawa ka lang ng costume. Shh! Bakit ba? Importante kaya yung part ko dun. Tapos, kapag tapos na yung play, kakain tayo sa labas. Magde-date na sina Nanay at Tatay. Tay? Tay, alis na po ba tayo? Mga anak, pwede ba namin kayong makausap? Saan po kayo pupunta? Ba't mukhang kayo lang kung aalis? Tay, bakit po? Nay! Anak, kaya nga gusto sana namin kayong kausapin eh. Ate, kumain ka na daw. Ayoko. Sige na, ate. Hinihintay ka na din ng nanay at tatay, oh. Ayoko nga. Bukas, alis na si tatay. Last na nga natin to, ate. Tapos ayaw mo pa. Ba't ba ang dilim mong pumayag sa gusto nila? Bakit? May magagawa ba tayo? Tsaka, sabi naman ni tatay, babalik din daw siya. Magkakabati din daw sila ni nanay. Eh, ba't sabi ni nanay hindi na raw babalik si tatay? Na mag-iiwalay na raw sila. Na magkaibigan na lang raw sila. Ewan. Basta, yun sabi ni tatay. Makikita mo. Magiging masaya ulit tayo. Magiging magkakasama ulit tayo. Promise ko yan. Alis na ako. Tay! Sibo yung bagong kliyente? Kailangan natin magpa-imprenta. Ano kayang magandang pangalan sa negosyo mo? Pwede kayang Sally's Incorporated? Or Sally's Saplot? Little hugs. Para nang sa ganun, parang bawat damit, yakap ko si Bunso. Ganda. Si Grace, nandiyan na, pero nagbibihis lang.
Ayan. Kailan ba ako makakabalik dito sa bahay? Wala na ako sa private practice. Lumayo na ako kala Sir Ferdinand, saka bumalik na ako sa government service. Gabriel. Sisimula akong ulit para sa'yo. Baka pwede mo na akong patawarin. Gabriel, hindi ko naman sinabing gawin mo ang lahat ng yun. Humingi ho ako ng panahon kay Gabriel. Hindi ko alam kung handa na akong buksan ulit ang pintong yun. Bakit hindi mo simulan sa pakikipagkaibigan? Ganun naman kayo dati, di ba? Kahit nung kayo pa, mabuti kayo magkaibigan. Ano, attorney? Ikaw naman manlibre ng isang round ng beer ngayon? Salamat, Ronnie, ah. Para saan? Kasi kung wala ka, nitong mga nakalipas na taon, baka nabaliw na ako. Ang laking bagay nung pagkakaibigan natin nung bagsak na bagsak ako. Ikaw naman, akala ko iinom pa lang tayo, eh, ba't parang nauna ka na yata? Tama ka na sinayang mong kaya ko rin magpatuloy ng buhay ko. Sa tingin ko, panahon na. May dalang pagbabago ang mga nagdaang taon. May naipong luha at sakit. Pero ang hindi magbabago ay ang pag-asa. Ang pag-asa na mahahanap pa rin si Baby Prinsipe. Nangantay pa rin kita makabalik. I swear. Later, ha? Thank you. Narinig mo yun, pare ko eh. Mag-dinner kami ulit mamayang gabi para sa paring Vince mo. Pakisabi sa kanya, happy 17th birthday. Sobrang miss na namin siya. Call Gabriel. Hello, Marian. Nay? Anak! Ano ba? Ano bang nangyari sa'yo? Mabihira talaga ito si Clarice. Tinawagan pa kayo. Eh, sino pa bang magdadamayan kung di tayo-tayo din? Anong nangyari? Kasagutan lang kami ng professor ko. Nagalit ako. Nasapak ko siya. Ha? Pinakulong niya ako. Rama, ano ba? Bakit mo namang ginawa yon? Ano ba? Nakakaproblema ba ulit kayo ni Clarice? O talaga bang nahihirapan ka talagang ipagsabay yung pag-aaral at pagpapalaki sa apo ko? Pumuna lang talaga dito ang anak mo magdamag. Marian, simula nung unang bumagsak sa klase, dumire-diretso yung pababa. Napabarkada, nakabuntis. Hanggang nagkaroon ng anak yan, di na natuto. Iyama mo siya dyan para tumino. Ang dali lang para sa yung sumuko, ano? Ako ba ang unang sumuko? Kung hindi ka nakipaghiwalay sa akin, kung hindi nahati ang oras sa mga bata dahil sa dalawang bahay natin, baka natutukan ko pa yan si Ram. Ilalabas ko pa rin ang anak ko. Bigay mo sa akin ang numero ng professor niya. Kakausapin ko. Ayoko ng ganitong gulo. Kailangan pa natin kausapin ang mga anak mo. Hindi pa rin sinasabi sa kanila. Limang araw na nag-grant ang annulment natin. Hanggang kailan mo yung sinisekreto yan? Naghahanap lang ako ng tamang tiyempo. Lalo na kay Grace. Bakit ba hindi ka makapaghintay? Hindi ba dapat madali na lang para sa iyo? Paano mo sila kinausap nung nag-desisyon ka na makipag-anal sa akin? Hi. Ready ka na. Congratulations. Salamat.
Kamusta na kayo, Mrs. Fontanilla? Nasaan ang anak ko, Mr. Vergara? Hindi mo magbabago yung mga sinagot ko sa inyo katulad ng mga nakaraang taon. Mrs. Fontanilla, ano pa po bang proyeba ang gusto ninyo? 5 years ago, nakahanap na kami ng bagong ebidensya. Ngayon, umaapila na rin kami sa Supreme Court. Hanggang ngayon, yan pa rin ang inarason mo sa akin. Mrs. Fontanilla, kung taon-taon niyo akong dinadalaw dito, taon-taon ko rin uulit-ulitin sa inyo hanggang makonbinsi ko kayo na... Babalikan at babalikan kita dito hanggang sa matutunan mong maging isang tao. Hanggang sa tubuang ka dyan sa puso mo ng awa. Sana mahanap niyo na si Vince, Mrs. Fontanilla. Sana matahimik na kayo, Mrs. Fontanilla. Happy birthday, Bunsoy. Binata ka na. Siguro ako nandito si Bunsoy ngayon. Matutuwa siya na may kita tayo ng ganito. Kain na tayo? Sige, kain tayo. You want chicken? Tay. Kainan na. Mamaya na to. Confiscated muna. Bawal store book. Tay? May hindi ba kayo sinasabi sa amin? Ikakasal na po kayo. Grace, kumain na tayo. Hindi. Tay? Totoo ba? Grace, Ram. Ikakasal na kami ng tita Ronin mo. Nag-wrap ng court ang annulment namin ng nanay mo 5 days ago. Nay, matagal yun akong alam. Grace, isa ka ng adult. Hindi ko na maintindihan kung bakit kailangan ko ito maging isang malaking issue sa'yo. Excuse me. Ano? Grace. Nay, swerte niyo nga eh. Kaya niyo nang maging masaya. Parang ang dali-dali na lang sa inyo. Ang dali-dali lang sa inyo na wala na si Vince. Miss! Okay lang ba kayo? Miss, kalma lang! Kennedy Cabanero nga po pala. Ken for short. At your service. Tutuloy pa po ba kayo sa pupunta niyo, Tay Grace? Gabi na. Hindi na siguro. Baka magising yung mga bata. Sayang, gusto ko pa naman silang makita. Tsaka maganda mag-isip dun eh. Taga Guadalupe pa po kayo niyan, ha? Ba talaga mayayaman, Tay? Mag-iisip na lang, lalayo pa. Mas na po? Ano? Salamat po, ate. Ate, pagka may problema po, tawagan niyo lang po ako. Talagang gustong-gusto mong kumita, no? Oo. Gusto ko lang tulungan si nanay. Okay. Teka, teka, guys. Thank you! Okay, ate. Teka, thank you! Thank you.
Ryan! Ano yan? Ano yung napulot mo? Wala. Naroon lang to. Tara na. Tara na. Lab. Tulad nga ang sabi ni Nanay. Gibali lang mahirapan siya igapang pang-clearsure natin. Basta sa maayos ang turo. Di ba mas okay na yun? Mas marami na tayong alam. Para kapag kaabugado na tayo, yung marami na akong bala sa utak. Napakayabang. Abugado. Kennedy. Ano nga pala? Palutun tayo sa chess, ha? Ano? Tuloy na natin? Talo ka na. Ata ka pang matalo mo ang tournament champion ng Nabota. Napakayabang kapag natalo ka na. Bahala ka dyan. Maasig na. Si Grace? Ate Grace, ano kayo nandito? Teka, hulaan ko po ah. May sira na naman po yung sasakyan niyo, ano? Ah, hindi. Galing na akong vulcanizing, sabi nila dito ka daw. Nahulog ko kasi yung parekoy ko. Parekoy? Yung puppet keychain ko. Ah, okay. Oh. Teka. Buti na lang napulot mo. Oo nga. Salamat, ha. Ate Grace, mamahalin po ba yan? Talagang pumunta ka pa dito para lang dyan, eh. May sentimental value kasi to sa akin. Sa baby brother ko to noon. Wala na siya. Nawala siya nung 4 years old siya. Ah, Ate Grace, si Labs nga po pala. Deba. Ah, Jennifer. Labanos po kasi yung... Ah, Labs. Love. Okay. Hey, ate. Nice to meet you po. Hello. Tagad na po naman. Sana wala dito si Nanay. Nakita niya sanang bagong kaibigan yung balong. Balong? Balong? Ah, anak na lalaki po sa Ilocano. Taga-Apayaw po kasi kami dati. Mm-hmm. Diba sabi mo sa akin kagabi, kailangan mo ng trabaho? Grace Fontanilla. Gara ng pangalan niya. Pangmayaman talaga. Sa patahian namin yan. Kailangan namin ng mga tao. Talaga, ate. Thank you po, ah. Kahit malayo, ate, pupuntahan ko po. Kailangan, eh. Ano buhay. Marian. Oh, Gabriel, ano ginagawa mo dito? Hindi ba sapat yung pinupunta mo si Christian Vergara sa kulungan? Ano? Di ba sinabi ko sa'yo, tigil mo itong kalokohan mo? Tama na yung pagpunta sa kulungan, tapos kaya malalaman ko, dinamay pa si Grace. Sandali. Hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung ano sinasabi mo, Grace. Hi. Grace, ano itong sinasabi ng tatay mo? Totoo ba? Pinuntahan mo si Christian Vergara? Huwag kang magde-deny, ah. Tinawagan ako ng kasama kong abogado. Nandun siya kanina dahil meron siya kliyente pinuntahan. Opo. Pinuntahan ko siya. Nay, gusto ko lang masigurado na wala siyang sinabi sa'yo yung kasinungalingan, kaya kayo pupunta doon every year. Baka mamaya may psychological torture na siyang ginagawa sa inyo. Sandali, sandali! Paano mo nalaman ang tungkol doon? Kay Mrs. Vergara. Sumugod siya sa Little Hugs noong isang araw, Nay. Galit na galit. Siya mo nagsabi sa akin. Marian, pwede ba? Itigil mo itong kalokohan na ito bago sila magsampan na reklamo laban sa'yo? At ikaw, tama na yung pagpunta doon, ha? Ah, sandali lang po. Pwede ko bang makita ito? Hi, Ma'am. Marian, good morning po. Good morning. Mga bagong aplikante po natin. Sorry, alika na. Sakay ka na. Sige po. Ay, ako sorry. Okay lang. Ay, pasensya ka na. Lagay lahat sa likod. Sana yun.
Sige. Ayan. Okay na. Ha? Salamat ka na bola mo si Ma'am Sally. O kayo, arawan ang sahod nyo, ha? Hindi pa kayo regular. Dedepende sa dami ng matatrabaho nyo ang sasahuri nyo. O pakipila pa nyo to. Hoy, nakikinig ka ba? Ay, asensya na to. Saan ka kasi nakatingin eh? Yan po ba yung boss natin? Ganda po niya, no? Mukha rin po mabait. Oo. O siya, sige. Fila pa niyo na yan. I-cancel mo na yung meeting ko bukas. Okay? Yes, attorney. Tay, may problema ba? Meron. Yung pro bono case namin sa movement against crime. Yung hazing victim? Yes. Eh, taga College of Law din yun eh. Nakita ko nga kayo kasama yung nanay niya sa TV nung isang araw. Yun nga eh. Yung practicumer namin na legal assistant sa kaso, umatras. Paano kasi ninakaw niya yung mga ebidensya ng kaso namin? Eh, member pala ng frat. Paano mabawi lahat ng yun? Yun ang inaayos namin yun. Teka, di pa ba yung mga kaibigan ka doon? Meron kang koneksyon? Baka pwede mo kaming tulungan. Tay, paalis na po ako ng Cebu. May naghihintay sa akin trabaho doon eh. Tsaka yung at ni Clarice, tutulungan na rin siya makipagayo sa pamilya nila. Pag nakita nila si Vince, baka magbago na ho yung isip nila eh. Hindi ka pala naalis, di ba? Baka pwede mo lang ako tulungan. So okay lang kayo tungkol doon sa Cebu? Well, if that's your decision, if you think you're doing the right move, then go ahead. Hindi ka pipigilan. You know, at times, you have to make a stand for your family. At naintindihan ko yun. But for now, pwede ba akong tulungan? Sige po. Grace, kamusta na? Okay naman po. Tita Feli, si Tita Ronnie po. Magandang araw ho. Hello. Si Tita Feli yung suki namin sa mga tela ni nanay. Oo. Ay, o nga pala, Tita Feli, si Tita Ronnie po, naghahanap kami ng tela para sa wedding gown niya. Tinutulungan ko po siya. Ay! Kaya, dito po kami. Sino ang kapakasalan mo? Kaibigan ni Marian? Sila po ni Tatay ang ikakasal. Sige, Ronnie. May mga bago akong tela. Papakita ko sa'yo. Sige, Tita. Sige, Grace. Sandali, ha? Sabi mo nga sa akin, paano mo gagawin yung trabaho mo na yun? Eh, di ba nga pinagbawalan ka ni Aling Jackie? Sabi ko mo, mabalong ka na naman. Kaya ka nga nandiyan, Labanos, eh. Kaya ka nga nandito, di ba? Tulungan mo ako. Sabihin mo na, nag-review lang ako. Studies. Pagkatapos kumain ni nanay, magtuturog naman yun eh. Hindi ako mahuli nun. Anong ginagawa mo dito? Tumutulong lang po ako sa isang kaso. Kayo na eh, anong ginagawa niyo dito? Eh, kakausapin ko sana yung tatay mo tungkol sa motion ng mga Vergara. We are looking forward to your campaign, Gabriel. Thank you, Mrs. C. We won't let you down. Sa motion... Sigurado na ito, huwag kang atrasan! Tatakbo si Gabriel ng mayor of Guadalupe City. Tatakbo? He will be the next mayor of Guadalupe City. Oh, hi, Marianne. Excuse me. I'll talk to you about something. Yeah. Nice office call. Let's move to that. Chief. May breakfast ka na ba? May dala akong pagkain para sa'yo. Kagabi pa kita sumpuntahan eh. Ayaw kung dito ka natutulog eh. Pero alam mo na gusto mong mag-isa. Chief, I'm sorry. Sumit mo yung Ma'am Sally, no?
Eh, si Ma'am Marian ba, masungit din? Bait yun, Brad. May-ari yun, pero nakipag-usap sa amin. Siguro kasi talagang tutok na siya sa patahian. Tsaka ano, tsaka wala rin kasing asawa. Ha? Huh? Sino ang tatay ni Ate Grace? Abogado yun. Tuwali na sila ni Ma'am Marian. Sabi, nagkahiwalay nung mawala yung anak. Yung kapatid na bunso ni Ma'am Grace? Ah, oo. Nabanggit nga yun sa akin ni Ate Grace. Nakakalungkot nga yun eh. Dinanahanap yung bata. Kahit nakulong pa yung may gawa. Yung Christian Vergara, yung nasa balita ngayon. Sabi nga nila, yan si Ma'am Marian hanggang ngayon hindi pa rin sumusuko eh. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin yung anak niya. Pati nga pagpapanata sa iba't ibang simbahan, pinapatulan eh. Pero sigurado ko patay na yung bata. Ilang taon na rin kasi. Balong! Balong! Balong, buksan mo yung pinto! Oy! Maliginti ka sa akin yung batang yun. Ken! Oy, kayo tatlo! Oh. Nasa si Ken! Wala ko kami alam dyan, Aling Jackie! Uy, balong mo na! Uy, kayo! Nay, sige na ho. Paluin nyo na ako. Mag-away na tayo dito. Para mawala na yung galit ninyo. Pero Nay, dalawa naman natin pangarap yung makagraduate ako, di ba? Di ba dapat pareho tayo nagtatrabaho para doon? Bubuuin ko ang pang-tuition mo bukas. Pero ikaw, subukan mong bumalik sa patahian? Wala ka ng nanay na babalikan. Iya, hindi masasayang ang lahat ng dasal mo. Lahat ng nawala sa'yo. Malapit nang bumalik. Magbabago na ang buhay mo. Saan ang abogado mo? Dahil dyan? Sisintensya ang kanta na. Next case! Years ago, sinumulan ni Nanay ang Little Hugs para sa bunsoy naming si Vince. Siguro naman ho, alam niyo yung nangyari sa kapatid namin. Ma'am, eh, kailangan daw ko ng pirma niyo eh para sa delivery. Ano ka ba naman? Bakit kayo pa? Mamaya na yan. Ito lang ho. Para ho sa amin, mas lalo na kay Nanay. Napakasakit ho no. Pero yung sakit na yon, ginamit ni Nanay bilang inspirasyon para magtayo ng kumpanyang ganito at gumawa ng mga damit na pambatang lalaki. Para sa bawat damit na gawin natin, mapaabot natin kay Vince yung yakap natin kung saan man siya ngayon. At ngayon, katapos ng 8 years, kasabay ng paglaki ni Vince, panahon na rin na tayo din lumaki. Kugan, sa galing-galing! Thank you. Anak, I'm so proud of you.